ka-province life, meron pong i-share sa inyo na makakatulong po sa pag-alaga ng ating mga manok. Malaking tulong po ito. Pero bago po yun, magpapakain po muna ako, mga ka-province life. And tara po, magpakain po muna tayo. Prepare muna natin yung sapal, mga ka-province life. Tara po. Sapal pa lang. Tara po, mga ka-province life. Magpakain na po tayo. Tapos ayun, nagutom na sila. Bidyan mo. Nagutom na yung ating mga alaga. Ayun po, mga ka-province life, yun ang sasabo. Gaganyan, hayaan lang natin pag ano tumakbo dyan. Ito yung talo. Ayan, tumakbo na. Tarang, pakain tayo, mga ka-province life. Ang dami nila, ulitin na gutom. Ayun, mga ka-province life. Ayun, nagutom yung mga alaga natin. Kamay ko, pinutos eh. Sila maganda magsapawan. Salang sisiyo niya. Ito, paliwanag ko lang po, mga ka-province life. Yung mga sisiyo po nito, hindi ko dinala sa ating kulungan dahil po, isa lang po yung sisiyo niya. Saka meron po tayo malalaki doon na sisiyo. Eh, hindi ko naman pwedeng pagsamahin dahil bubuli yun. Pagka ganito kaliit. Ang kasing din po yung sa isa, hindi ko na linagay sa aking kulungan dahil ay dalawa lang silang ilalagpailawan ko. Mas maganda, nihintay ko na mabutok, mapisa yung ibang nangingitlog natin para marami tayong ilalagay sa ating kulungan na day old. Yan. Ay! Kira to. Sinek ko po yung ating mga itlog dito, mga ka-province life, at meron po siyang binasag. Siguro sinabaw niya ito dahil nagutom siya. Ngayon, tanyo po ito, yung may mga dumi. Linisan po natin yan kasi mababaog to pag hindi natin linisan. Mamaya, linisan natin. Ito po, mga ka-province life, meron na po akong basahan. Punasan ko po muna. Buti na lang hindi yung itlog ng pabo yung kanyang binasag. Tara po, mga ka-province life, punasan ko muna. Nalinisan ko na po yung ating mga itlog. Malinis na po sila. Wala na silang putik. Tapos ito, winaswas ko. Yung mga alikabok, tinanggal ko rin sa ito, sa ano na to. Sa plastic na to. Gusto na umakyat ng inahin, kaya atin na po siyang pabayaan. Ito pala yung inahin. Gusto na umakyat. Yun.
mga ka-province life. At atin na pong pag-usapan yung sinasabi ko po kanina na makakatulong po sa inyong manukan itong aking ituturo po sa inyo mga ka-province life. Ang ituturo po sa inyo mga ka-province life na napaka-importante po sa pagpaparami ng ating mga manok. Ang unang-una po mga ka-province life ay dapat nag-egg handling po tayo. Napaka-importante po nun mga ka-province life pag egg handling po tayo. Kasi po mga ka-province life, malalaman natin yung may similya sa walang similya. Pagka po ang itlog ay wala pong similya, ay hindi na po yan mapisa. At ang itlog na walang similya ay possible po na sumabog. Pumuputok po yan yung itlog na baog. Pagka later on, habang ninilimliman ng ating inahin, pumuputok po yan. Tapos po mga ka-province life, pag pumutok po yung itlog na yon, maapektuhan po yung mga ibang itlog na merong similya. Maalog po yun at mababaog na po. Kaya po, napaka-importante po na nag-egg handling tayo para matanggal natin agad yung mga itlog na walang similya para hindi po siya mababaog later on. Ayun nga po, yung pagka maulan, madalas po talagang problema natin is yung maputik na area. Natural lang po yun. Ganda po talaga mga ka-province life pag meron po talaga tayong incubator para hindi po tayo nahahassle sa ating pagpaparami. Ito po yung advantage ng incubator sa naglilimlim nating mga manok. Tsaka sa incubator po mga ka-province life, pwede nyo po siyang gawing magkakaedad sila dahil pwede mong hindi mo na isalang yung itlog. Ito po yung technique dito na nalaman ko lang din po sa aking research para hindi po mabaog yung itlog, para hindi po masayang, babalutan nyo po ng papel tapos ilalagay nyo po sa rep. Tapos pagka marami na po yung itlog nyo na kolekta, saka nyo po ilalagay sa incubator ng sabay-sabay para sabay-sabay din po silang mamisa. Yun nga po yung sinasabi ko mga ka-province life na malaking advantage ng incubator. Ito pa yung isang malaking advantage ng incubator mga ka-province life. Hindi ka na ma-hassle na magpunas pa ng mga itlog na naputikan dahil andun na siya sa incubator hanggang sa mag 21 days hanggang mamisa na po siya. Less hassle po talaga pagka incubator yung ginamit natin. Pero po wala pa po kasi ang budget sa incubator kaya manual lang po muna tayo mga ka-province life. Mas mabilis makapagparami tayo. Pero tignan nyo naman po mga ka-province life, ang dami nating alagang manok ngayon. Hindi po yan incubator. Basta wala lang pong inbreeding. Tapos huwag po munang ihiwalay sa inahin ating mga sisiyo ng 2 weeks. Tapos vitamins at tubig at vaccine. Yung apat lang po na yan yung ma-maintain natin. At sigurado po ay hindi po hassle yung pagpaparami po natin ng ating mga alaga manok. Para po ma-discuss ng ayos po sa inyo yung aking sinasabi na apat na bagay na yan, pwede nyo pong panoorin yung previous video ko pa mga ka-province life kung paano po mapapataas ang mortality ng ating mga sisiw. Yun po. Panoorin nyo. At ayun lang po mga ka-province life sa araw na to. And hopefully po na tulungan ko po kayo na mabigyan po ng idea para mas lalo pong dumami yung inyong inaalaga ang mga manok. Bahala po kayo kung susundin nyo po yung ginagawa ko. Basta sa inyo na po yun, mga ka-province life. And hopefully po mag-subscribe po kayo sa aking channel. And see you on the next video po mga ka-province life. God bless you all po and thank you po.